home service po tayo ngayon. Gagawa tayo ng washing machine. Yorika yung tatak. Ang problema niya, sabi ng may-ari, mahina yung ikot. Kaya check muna natin. Pag sa ganyan, makapasitor kasi ang problema ng ganyan. Titingnan natin kung yun nga talaga. Papanda rin ko muna. Plug ko. I-on natin. Mahina talaga. So, saan ko na? Okay. Yung kanina po, nakikita nyo, napipigilan ko yung pag-ikot niya. Kasi pag may labahan, mahina yung ikot nito. Ang titingnan nyo po, belt or capacitor. O kaya motor na. Pinakalas na yon. So, ito muna, check natin yung sa belt. Pag nag-ano nito, malalaman nyo kung maluwag siya. Dito. Gagalaw nyo yan. O, pigilan nyo itong dito. Paikot nyo itong nandito. Ano, madali lang. O kaya dito yung pigilan, ito. Ayan o. Naikot ng daliri sa sobrang luwag ng belt. Belt lang ang problema. Ngayon, isama na rin natin i-check yung capacitor para ma-sure kung okay pa ang capacitor, kung malakas pa ba o hindi na. Ito yung capacitor. Yung iba nito, para malaman nyo kaagad na sira, lumulobo po yan. Original pa yung mga wirings niya. Hindi pa to napagawa. First time lang. So, putulin natin tong linya ng capacitor. Make sure naka-unplug. Wala na pong, hindi na po nakasaksak yan. Okay, dito na natin tanggalin. Tetestera natin. Pag nag-test po sa 1K, ilalagay ng ohms. Okay. Buo. Pero nakita na natin yung problema sa belt lang. Tatanggalin ko na lang yung sa body kasi ito, pag tinanggal ko, ito tanggalin ko muna pala. Tingnan natin yung belt. Ito. Hindi na maganda. Mainan, no? Maluwag na to.
hindi siya matanggal ngayon kasi yung shafting niya sa taas bangga sa body. Ito. Kailangan ko baklasin yung tornilyo muna sa body para maangat. Sige. Yan po, napalitan na ng belt pander natin. Testing natin yung pigilan. Okay. Yung mga laman. Hindi kaya pigilan pagka good na. Ganun lang po mag-testing para sa gagis pareho. Subukan natin ulit.